Hi guys! Welcome dito sa Rizan Tarong Reading Nito for Collective for anyone who can resonate is Reading Nito. This is a love reading for Collective. Your energy at this time. Here, the Lover's card, and at the bottom of the deck, we have here the Six of Cups. Pinakpan ko lang. Ayan. You're in love. Malapit yung loob mo sa person mo, sa taong mahal mo. Ayan ay, taong mahal mo. Or soulmate mo yan, meron kayong soul connection na dalawa. Connected kayong dalawa na magaan yung loob nyo sa isa't isa. And lalo na ikaw, you feel the connection, feeling connected talaga yung person mo at ikaw sa isa't isa. Connected kayo sa isa't isa. You have a lot of care, passion, love. Emotionally in love ka dito sa person mo. And you have so much care. You have so much love na mahalaga siya sa'yo. Talaga nga, gusto mo siyang ingatan, alagaan, mahalinan. Totoo, tunay yung pag-ibig mo sa kanya. Yan. Maybe you found the right one for you, the right person for you. Na hanap mo na, nakilala mo na, and yung taong mahal mo, sobrang ingat na ingat ka or iniingatan mo, someone na dear sa puso mo, someone na magaan yung loob mo sa kanya, na malapit yung loob mo sa kanya. Someone na passionate ka sa kanya. Gusto mo siyang ihag, gusto mo siyang akapin na mahigpit, gusto mong maging intimate kayo. Yung dalawa, yung ganun ba? No? You want to take care of that person? More information about you here. Oh. Mag-observe ka sa person mo, sa person na gustong magkaroon ng union sa kanya. Gusto mong magkaroon ng union sa inyong dalawa. Observant ka, may pagka-immature ka nga lang, matanong about sa person na yan, or else ay nangi-spy ka, nangi-stalk. May mga inaalam ka tungkol sa person na yan. Maring inaalam mo kung anong papano, no? Papano magkaroon ng union sa inyong dalawa, kung papano magkaroon ng balance, reconciliation. Kilala mo na yan eh. So, yan. Curious ka. And nandun yung interest mo. Talaga na magkaroon ng union sa inyong person. Full of love. And you're full of curiosity. And what else with the Page of Swords here? May balak kang puntahan itong person na to. May vision ka na. Meron ka ng plano para sa inyong dalawa. Which is ang magsama kayo, ang maging isa kayo, ang ingatan mo siya, mahalin mo siya, alagaan mo siya, mamahalin mo siya ng walang hanggan. Ano itong mga two of wands dito? Okay? The chariot, and four of pentacles. So, yan. Hindi mo siya ma-let go. May bala ka talagang puntahan itong person mo na to. Pero parang may pag-aalangan. Parang nag-obserba ka pa muna. No? Parang nag-obserba ka muna. Inaalam mo muna. Pinag-aralan mo muna kung paano magkaroon ng union sa inyong dalawa. And ayaw mong bitawan yung person na yan. Ayaw mong i-let go yan. No? Ayaw mong i-let go yung vision mo, yung paghangad mo, yung plano mo to keep that person, to be with that person, na magkaroon ng stability sa inyo dalawa, na magkaroon ng union,
na ano pa, na, so may pinagdaanan din yung dalawa, na mawala na yung mga baggage, burden, kung may sama kayo ng loob sa isa't isa, ay mawala na yun, ma-release na yung burden, baggage, anger, yung mga ganyan. So, what we have here is Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius. So, yan. Energy ng person mo. Oh my gosh, ang dami. Five of Pentacles. So, nakarecover na siya from the heartbreak or from emotional sufferings or yung ukol. Unemotional. Kasi naka-recover na siya, oh. Recover na siya sa sadness, sa panghinayang. And parang walang emosyon, parang naging manhid yung person mo. Naka-recover na siya sa pinagdaanan niya mahirap, emotionally man, or materially, or whatever, no? Naka-recover na siya. Yes, emotionally din talaga, no? May mga pinanghinayangan to, may mga ayaw niya sanang mawala sa kanya, pero wala siyang magawa. Hindi, mawala ay mawala. Parang gano'n na hindi niya na may pabalik pa. So, ang ginawa niya, nakarecover na siya. And, maring iniyakan niya eh. Umiyak yan. Nagdusa yan. Dusahan niya yun. Pinagdusahan niya. Nagdusa siya emotionally. Mentally. Lahat yan connected eh. Diba? So, more information about your person right now. Two of Pentacles in reverse. Pinipili niya yung sarili niya. Your person chooses himself or herself. Ano pinili niya dito? Ang hindi siya ma-stuck. Siguro sa past, no? Hindi siya ma-stuck saan. Ayun, no? Sa kakaisip, sa anger, galit, sa pagkainis, sa pagiging impatient, or yung sa pagbumukmok, hindi siya ma-stuck sa yung naging aloof siya, yung naging introvert na dahil sa mga pinagdaanan niya. Ayaw niyo nang ganoon. So, mas pinili niyo yung pahalagaan niyo yung sarili niya, i-value niyo yung sarili niya, mahalin niyo yung sarili niya. Mas pinili niyo yung sarili niya talaga, guys. Na, well, maganda nga yan, guys, eh. Kasi, meron siyang self-love and marunong siya magpahalaga sa sarili niya and may self-worth siya, yung ganoon, no? So, ibig sabihin, nagmamature na yung isip ng person mo, nag-grow, and pinapahalagaan niya yung sarili niya, di ba? So, yan. So, meron siyang mga kinat off, mga toxic, mga negative energies, mga negative people, mga unhealthy para sa kanya, yung mga hindi na nagsiserve sa kanya, para hindi siya ma-stuck, for sure. Para makapagsimula siya ng bagong buhay, para magkaroon siya ng energy, maging excited na siya, maging inspired na siya to start a new life, yung ganyan. And yung person mo dito ay may pagka-logical to, intellectual, and fair naman to, yung fair. At may pinagdaanan na to, ay nagiging parang unemotional siya, no? Or parang cold talaga yung energy ng person mo. Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Virgo, Pisces, and Taurus, Virgo, Capricorn, Scorpio, Cancer, Pisces. So, yan. Feelings ng person mo sa'yo ngayon. Feelings ng person mo sa'yo ngayon. Well,
What's with the Five of Cups? Feeling niya na-miss niya yung opportunity niya. Feeling ng person mo na-miss niya yung opportunity sa'yo. Na parang, yun nga eh, na hindi kayo nagkatuluyan, yung gano'n, no? Na parang hindi ikaw yung destiny niya, na parang, what's with the Three of Pentacles here? Reverse pa yan. Palang kasi siya. Well, feeling na itong person na to ay malabo na magkaroon ng pag-usap sa inyo. Hmm? Na-miss niya yung opportunity, pero wish niya nga makausap ka. Wish niya nga, ano wish ng person? Merong wini-wish yung person mo dito. Na magkaroon ng stability sa inyong dalawa, no? Na maging strong yung connection nyo sana, yung relationship nyo, maging matibay, na magsama kayo, possible with the Four of Wands. What's with the Four of Wands here? Na maging strong. Strong and matibay nga, no? Na maging matibay. At yung may pundasyon, no? Strong, may foundation, may pundasyon. Katulad nito, apat yung halige, yung ganyan. Maging strong yung connection nyo. Maging matibay. Ano pa? Anong feelings ng person mo sa'yo ngayon? Meron pa ba? We'll take a knife. So, meron siyang vision. Meron siyang pangarap, plano, na gusto niyang simulan with you. Kahit sa isip niya lang yun. Gusto niyang mag-rest or mag-start kayong dalawa ng relationship. Clarification of the Fool here. Gusto niyong mag-rest ng kapag-ayos sa'yo. Or else, ay gusto niyong mag-rest ka ng kapag-ayos ka sa kanya. Yan. Anong feelings mo yan sa person mo? Ace of Wands. Anong feelings mo sa person mo? Well, hindi ka masaya. You're not happy. Hindi ka nag-i-enjoy. Malungkot ka. At yun yung nagmo-motivate sa'yo to take action. Na gusto mo ng new beginning, gusto mong magkaroon ng union sa inyong dalawa kasi malungkot ka. Pag wala yung person mo na yan, ano naramdaman mo pag wala yung person na yan? Ninenervyos ka? Kinakabahan ka? Bakit? Dahil good looking yung person mo, attractive yung person mo. Maybe sa paningin mo. Kasi person mo yan, mahal mo yan. Para sa'yo, napaka-attractive niya. Napaka-good-looking. O natakot kang magkaanak siya sa iba. Natakot kang makapag-asawa siya ng iba. Ano pa? Ano ba kinakatakutan mo dito?
Nakabahan mo. Ang ma-depress ka. Na ano? So, yan guys. Nakpan ko rin yung damo. Na... mawala na lang siya sa'yo sa isang iglap. Yung ganyan. Na... maagaw siya ng iba. Na makuha siya ng iba. Kasi attractive yung person mo para sa'yo. No? Napaka-attractive niya, good-looking, and a marriage material. So, yan. So, anong gustong mangyari ng person sa'yo? Sorry guys, ingay ha. So, with the Nine of Swords, ang gusto niya isipin mo siya ng isipin. What's with the Empress here? Ang gusto niya ito guys ay magsimula kayo muli kasi nagkaroon ng separation. Para nawala yung tamis ng pagmamahalan yung parang nanabang. Parang lumayo yung loob nyo sa isa't isa. Nawala yung sweetness. Nawala yung magandang samahan nyo. Yung ganon. Gusto yung magsimula or may mag-reach out. So, with the Empress, ay gusto nyo magbalik yung parang yung merong pagmamahalan sa yung dalawa, no? Na nagiging caring ka sa kanya, nagiging loving ka sa kanya, na maalaga ka sa kanya, ganun din siya sa'yo, yung ganun, no? Na possible mo pang asawa kanya, no? Maging spouse kanya. So, tingnan pa natin kung ano pa ang gusto mangyari ng person sa inyo. Ano ba ito? Ayan, patalsikin natin. Anong gusto mangyari ng person mo sa inyo? Ano nais mangyari? High Priestess. What's with the High Priestess here? Anong gusto mangyari o nais mangyari ng person sa inyo? What? Death Guard. King of Pentacles. In reverse. So, ang gusto nito ay ma-manifest niya or mangyari yung minanifest niya na magkaroon ng malaking pagbabago, changes sa inyong dalawa. Na magkaroon na ng stability, na ma-feel niyo yung security, feeling secured na siya sa connection niyo. Ano pa? Anong minamanifest ng person mo dito? Anong pagbabago itong hinahangad niya? Four of Pentacles in reverse. Ang may mag-take ng action. So, yun na nga yung gusto mo eh. Ang mag-take ng action. Or, ang may mag-take ng action na magkaroon ng new beginning. Or else, ang gusto niya dito ay may mag-take ng action. Pero kung wala mag-take ng action, ay mag-let go na lang siya. Yung ganon. So, anong gusto mangyari ng person sa inyo? For more clarification. Two of Wands. Ang mangyari yung goal niya, yung plano niya, yung vision niya, or puntahan ka niya,
or else ay puntahan mo siya. It's about the vision, plano, or pangarap niya. Ano yan? Ang magkaroon na yung beginning to, guys. Hierophant. When? Ang sumigla ulit, no? Yung connection nyo. And gusto niya makasal kayong dalawa. Magkatuluyan kayong dalawa, magtagumpay. Botong hindi. Anong gusto mong mangyari sa inyo ng person mo? It's with this in reverse. Anong gusto mong mangyari sa inyo ng person mo? Death card. Okay. Yan talaga ang Four of Pentacles kanina pa yun. New beginning. Pero a new beginning, a rebirth. Pero, what's with the Fool here? The reversion, eh? What's with the Fool? Ayaw mo padalos-dalos. Meron ka pang kailangan i-release ng fear. Or yung person mo. Ayaw mo mag-take ng risk. Pero, naka-hold on ka lang. Gusto mo magkaroon ng stability sa inyong dalawa. What's with the Four of Pentacles here? Oh, yeah. Yung nagmamatsyag ka sa kanya, yung nagmamanman ka sa kanya, yung kinikip mo siya sa puso mo, pero nag-hide ka or naka-hide ka, or yung hindi niya mapansin, yung ganon, yung hindi niya alam na mahal mo pa rin siya, ganon. Ano pang nais mo mangyari sa inyo ng person? Balance. Malaking pagbabago. Changes. A huge change. Ang magkaroon ng balance talaga to, guys. Yan yung gusto mo mangyari sa inyong dalawa. What's with the justice? Four of Pentacles. More clarifications, Justice card. Parang gusto mo ng hustisya kasi nasaktan ka. Gusto mo magbago yung person. Malaki yung magbago sa person. And dahil possible nagsinungaling sa yung person mo, hindi nang pakatotoo, ganyan. Well, gusto mo ng justice kasi nahirapan na i-let go tong person na to. So, ano kayang next na mangyayari sa inyo ng person mo? Two of Pentacles. Possible na yung person mo dito ay mahirapan na mag-decide, magkaroon ng option, or else it's a decision, or magkaroon ng multiple priorities, choices, parang ganyan. Na madala siya sa damdamin niya, sa feelings niya.
ano pang next na mangyayari sa inyo ng person mo? May possibility na magkaroon ng collaboration, pag-uusap, or magsama kayo sa isang work, sa trabaho. At what's with the Three of Pentacles? May possibility na magkabalikan kayong dalawa. Na yung lumayo ay babalik. So, makapag-usap. Yun yung possibility dyan. Ano pa? Ang na possible na mga mangyayari sa inyo, person. Yun na yun. Na madala din sa feelings niya, emotion, damdamin niya, yung person mo na to. Na ano? Na makipagbati sa'yo. And you will feel the spiritual connection, soul connection. Or yung, kumbaga, ma-feel mo yung connected na ulit kayo. Hindi niya na nire-resist yung connection nyo. Ganyan. And possible is magkaroon ng reunion. Yun yung mga possibility. And at the bottom of the deck, magkaroon ng give and take sa inyong dalawa na maging giving na tong person sa'yo. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan pa rito sa aking channel, please subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button at sa ganun ma-notified kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman at paki-comment na rin sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.